Let's Balance the Sheet! Maraming tao na pag na-issuehan ng warrant o pares ay takot na takot. Okay. Dapat bang matakot kapag meron kang warrant o pares? Number two, ano ang dapat nating gawin? Harapin o hindi harapin? At number three, anong dapat nating ganapin? Yan ho yung tatlong bagay na i-discuss ko related ho sa warrant of arrest. Huwag ho kayong matakot. Ako po, anim na beses o ata, o pitong beses na ako na-issuehan ng warrant of arrest. Ako ay na-issue ng warrant of arrest because pinoproteksyonan ko yung kliyente ko, yung mga taxpayers na naging kliyente ko in the past, for the past 30 years. Ako ho yung hinahabol, di ba? Which is okay naman kasi yung objective ko na protection na yung kliyente ay na-meet dahil imbis na sila yung issuehan ng warrant of arrest, edi ako po yung inissuehan. Sa umpisa talaga namang nakakatakot, okay? Kasi ang tingin natin sa mga pulis natin, mga hoodlum eh. Ang tingin natin sa mga pulis natin ay mga magnanakaw. Ang tingin natin sa mga pulis natin ay mandurukot o korupsyon. Actually, hindi ho. Siyempre, pag naging korup sila, ikaw yung unang naglagay, hindi ba? So, anong gagawin mo pag nahuli ka ng pulis? Edi sumama ka, huwag kang lumaban. Kasi pag lumaban ka, otoridad yan eh. May karapatang yung ipagtanggol ng sarili niya. So, pag pinagtanggol niya yung sarili niya, magsusuntukan kayo, mabaril ka pa niya. Edi sumama ka na lang. Eh, sir, anong ginawa sa inyo? Eh, di pinusasan ka kasi yun ang rule eh. O, pusasan mo. Pero may mga alagad ng batas na alam naman nila, teacher ako, nagle-lecture ako sa mga hotels, sa mga kapwa nila, government officials. Yung iba, hindi ka po pusasan. Dadaling ka lang siyempre sa mobile, at tapos sa kanilang mobile car, and then dadaling ka sa... Ikunulong ba ako? Hindi. Hindi ho ako kinulong. Hindi ho ako nilagay dun sa merehas eh. Pinatulog ho ako mismo dun sa tulugan ng mga pulis. Kasi hindi naman ako kriminal eh. Ang nangyari lang, failure to obey summon, yung mga BIR officials na nagalit na galit sa akin, niya-charge ako ng libel, perjury, kung ano-ano. Ito, latest. Yung tax evader daw ako. Hindi naman totoo. Kasi sinasabi nila, Mr. Maestro, tumigil ka na sa pagtuturo ng tamang taxation kasi nawawalan ata sila ng pere, nawawalan sila ng lagay eh. So lahat ng harassment, di ba? Eh, bakit naman ako matatakot sa kanila eh kung nasa batas ka? So hindi dapat matakot. Hindi ka dapat matakot sa warrant. It's a process. It's a due process na kailangan nating daanan. So kung nadaanan mo 'yan, ano bang gagawin ko, Mr. Maestro? Eh, di sumama ka. O kung nalaman mo na meron kang warrant of arrest na hindi pa dumarating yung pulis, hindi ka pa hinuhuli, edi isuko mo yung sarili mo sa korte kung saan nag-issue ng subpoena. Pero pwede kang magpunta sa iba-ibang korte at kung hawak mo yung subpoena, yung warrant of arrest, pwede kang mag-bail sa lahat ng korte sa Pilipinas. Kung nandito yung warrant of arrest mo sa Manila at nasa Davao ka, pwede ka namang mag-bail sa Davao, sa ibang judges doon. Dala mo lang dapat yung warrant of arrest. Kasi kung wala ka namang dalang warrant of arrest, pumunta ka doon sa korte kung sino yung korte na nag-issue ng warrant of arrest. So, takot? Wala yan. Ha? Ingatan mo lang yung sarili mo na mapunta sa masamang pulis. Kasi may mga masasama rin pulis. So, ginagawa lang po ng pulis yung trabaho nila. Ano yung trabaho? Hulihin ka at daling ka sa korte. Hindi kasama sa trabaho nila yung bugbugin ka. Okay? Okay. Nasa pulis, nasa pakikipag-usap mo sa pulis kung dadaling ka sa loob ng kulungan. Pero kung ikaw naman ay matinong tao, hindi ka nila ipapasok at isasama dun sa mga hardened criminals, yung totoong criminal, dahil hindi ka naman criminal eh. Next is, sir, paano ko haharapin yung warrant of arrest? Okay? Harapin mo as talagang ganun eh. May kasalanan ka o wala, may warrant of arrest ka na, ano pa magagawa mo? Eh di harapin mo. So sabi ko nga, pumunta ka doon sa court of
court kung saan ka na-issuean ng warrant. So, anong gaganapin mo? Itong problema kasi sa mga napakadami hong mababait at tapat na mga court officials. At ang dami hong court officials na garapal, korap. Okay? Mag-ingat kayo sa mga korap at garapal. So, ituturo ko sa inyo yung process para hindi ho kayo mabiktima ng korap. Kasi alam nyo yung corruption ay nagsisimula po yan sa walang kaalaman. Ang nakukurap na tao, yung taong walang alam. So, sir, anong gagawin ko? Huwag kang pupunta sa court kung wala kang perang dalang pambayad sa bail. Kasi wala naman silang pauutang sa'yo eh. Ha? Wala. Next. So, next is kailangan merong kang picture. Okay? Sir, paano magpa-picture? Ha? 2x2. Sulat mo na, 2x2. 2x2 na nakaharap kang ganyan. 2x2 na nakaharap kang ganito. At 2x2 na nakaharap kang yan. At 4 na kopya bawat isa. Huwag kang tigi-isa lang kasi babalik yan. Alam mo yung ibang corrupt na mga court official, hindi sasabihin sa'yo kung ilang piraso para pabalik-balik ka. Next, magdala ka ng certification from the barangay kung saan ka nakatira. Si-certify ng barangay yung residence o yung office address mo. Ilan, sir? 4 uli. And then, mag-Google ka, Google Map. Ha, i-print mo o Google Earth, i-print mo yung location ng bahay mo. 4 na print. Tapos pag na-print mo na, bilugan mo yung location, yung address ng bahay mo o opisina mo at kumpleto ka na sa iyong requirements. Number 1, meron kang pambayad sa bail. Number 2, meron kang pictures, harap, kanan, kaliwa, 4 na piraso. Barangay certification ng iyong residence, 4 na piraso. At number 4, yung Google Map kung saan located yung bahay mo, 4 na piraso. Lahat ng dokumento ngayon na kailangan mo pa ay ipoprovide sa'yo ng court. Okay? Pag naibigay mo kasi yung 4 na yan, wala ka ng liability. Sila na yung may liability na ibigay sa'yo yung kailangan mo. So, madali lang yon. Siguro 2 to 2.5 hours, tapos na. I-issuean ka ng korte ng release order na inuutusan lahat ng pulis sa buong Pilipinas na hindi ka dapat hulihin. Okay, huwag kang mag-jump bail ha. Harapin mo yung kaso mo at mananalo ka kung nasa sa iyong katotohanan at mag-aral ka ng batas. Kasi ang labanan sa korte, hindi po batas. Ang labanan sa korte, hindi gumagamit ng generally accepted accounting principles. O ang labanan sa korte, hindi gumagamit ng Philippine Financial Reporting Standards. So, alisin ang takot, harapin ang warrant of arrest, ganapin kung ano ang nire-require ng warrant of arrest para humakancel siya. Okay? 4 lang ho yun, nasabi ko na kanina. So maraming hong salamat at sana nakatulong itong aking lecture. Let's balance the scene! Magkano ba talaga ang ginagastos ng isang taxpayer kapag walang laman ng pukso accounts niya? Alam nyo, napakalaki, napakalaki. Umpisahan natin dun sa penalty. Okay? Ang BIR ay 2 beses nagta-tax mapping. So, may tax mapping. So, sa tax mapping, so, 2 beses yan per year, ang minimum is 25,000. Sabihin na natin minimum 25,000. So, times 25,000 ito. So, sa loob ng isang taon is mga 50,000 yung penalty kung 2 beses ang nahuling walang laman ng libro. Next is, pag nagkaroon ng BIR letter of authority at wala pa rin laman ng libro niya, sabihin na lang natin na another 25,000. So, dadagdag natin yun. Hindi pa kasama dyan yung binabayad niya sa accountant niya. Okay? Yung bookkeeper. Bookkeeper fee. So,
Sabihin natin binabayaran niya ng 2,500. So 12 months times 2,500. So mga ano yan, mga 30,000 a year yan. So gets niyo na? Then bukod pa yung sa CPA na nagse-certify ng financial statement, na dapat sinasabi niya na ang walang lamang libro ay may penalty at dapat lagyan ng laman. So nagbayad ka sa isang CPA na hindi ka tinulungan. Sabihin natin ang isang CPA, sabihin na natin 50,000 na lang, yung mga pipitsuging CPA, 50,000. So all in all, mga 155,000 a year ang gagastusin mo. 155,000 a year ang gagastusin mo pag wala kang books of accounts. Napakalaking pera. That is the cost of no entry books of accounts. Ano solusyon, Mr. Maestro? Alam niyo po ninyo, gusto kong tumulong sa taxpayer, kaya gumawa ako ng libro. The books of entries. Puro entries. 1,675 pages. Ano laman yan, Mr. Maestro? Of course, ang entrada kasi sa tax code, relationship. Relational entry nga ang tawag ko eh. So, sa relational entry, may entry ka para sa employee-employer relationship, sa iyong consumer, sa iyong supplier, sa iyong investor, sa iyong creditor, sa iyong management, at huli is sa government. So lahat yan may entry. Okay? So kung ang entry ng accountant mo, debit cash, di ba? Kadalasan yan eh. Debit cash, credit sales. Kulang yung entry. Kulang na kulang at hindi siya naaayon sa batas. So, gumawa ho tayo nito para masave mo itong ganito kalaking pera. 155,000. May promo po ako. Ha? Malapit nang matapos yung promo ko. Baka pag natapos yung promo ko, sasabihin ninyo, hindi ko kayo pinagbigyan. Tumawag na po kayo habang mayroon pong pagkakataon na ma-avail nyo po yung promo. Okay? I-save natin yung 155,000 na nawawala sa inyo every year. Ito, isang beses ka lang bibili. Ang penalty, 155,000 every year. So, hanggang sa muli, magkita-kita tayo.